tunay ngang ang pagtulong sa kapwa, mapatao man ito o hayop, ay tiyak na may kalakip na gantimpala. Isa na namang kwentong may hatid na inspirasyon ang handog ko sa inyo, mga kaibigan. Ang kwentong ito ay nagmula sa bansang Russia. Panahon pa ito ng World War II, kung saan sa St. Petersburg ay naninirahan ang isang matandang lalaki na ang tanging kinabubuhay lamang ay ang paghahasa ng kutsilyo. Mag-isa na lamang siya sa buhay, kaya naman mag-isa siyang tumataguyod para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na ang paghahanap ng pagkain. Noong hindi pa kasagsagan ng gera, binabayaran siya ng mga tao para sa kanyang serbisyo na paghahasa ng iba't ibang mga matatalas na kutsilyo, ngunit sa kasamang palad dahil sa gera ay naapektuhan ang ekonomiya ng kanilang lungsod. Halos wala nang mapagkunan ng pera at pagkain ang mga tao rito. Ngunit kahit ganun pa man, ay tumutulong pa din ang matandang lalaki sa mga tao doon. Ibinigay niya ng libre ang kanyang serbisyo para makatulong sa mga tao dito, kapalit lang sana ng kahit isang mainit na sabaw lamang pamatid gutom. Ngunit sa kasamang palad, kahit ang pagbibigay ng mainit na sabaw ay napakadalang din. Ang matinding gutom ay maaari niyang ikamatay, kaya naman naisipan niyang ibenta ng paunti-unti ang kanyang damit kapalit ng pagkain. Kada ikalawang araw ay lumalabas siya at pumipili ng kanyang damit saka pupunta sa tindahan para ibenta ito. Hanggang sa isang araw, bago lumabas ng kanyang bahay, ay may narinig siyang ingay ng isang pusa. Nang tignan niya ito kung saan nanggagaling ang ingay, nakita niya sa isang sulok ng hagdan ang pusa na dali-daling tumakbo at tumambad sa kanyang paningin ang isang wala ng buhay na daga. Sa di kalayuan ay isang bagong silang na daga naman ang nakita niya. Marahil ay anak ito ng namatay na daga. Sa awa niya ay kinuha niya ang maliit na daga at itinago sa loob ng kanyang suot na jacket saka inuwi sa bahay. Paglapag na paglapag niya dito sa bahay ay agad na nagtatakbo ang maliit na daga sa kusina upang maghanap ng pagkain. Tanging mga mumu lamang ng tinapay ang nakain ito dahil ito lamang ang natira sa kanyang pagkain. At dahil hindi sapat ang pagkain na binibigay niya dito, ay palagian itong nawawala upang maghanap ng makakain, at bago matapos ang araw ay babalik din naman. Dahil sa ganitong gawain ng isang maliit na daga, kitang-kita niya na lumusog at lumaki ito. At dahil nga mag-isa na lamang siya sa buhay, ay tuwang-tuwa siya sa kanyang newfound friend. At para maibsan ang kanyang gutom at malibang ang sarili sa mga sumunod na araw, ay nagpas siya ang matanda na turuan ang isang maliit na daga sa mga maliliit na bagay, katulad na lamang ng pagsunod kapag tinatawag niya ito, at pagkuha ng mga maliliit na bagay na kaya nitong buhatin, katulad na lamang ng mga botones o di kaya naman ay mga bariyang pera. Tuwang-tuwa ang matanda sa maliit niyang achievement na ito na maturuan niya ang isang maliit na daga. Ngunit habang tumatagal, ang munting kasiyahan niyang ito ay napalitan muli ng takot at pangamba. Paano kasi ay hirap na siyang makabenta ng kanyang mga lumang damit, kaya naman halos wala na siyang makain. Makailang beses na siyang nalipasan ng gutom, ngunit kahit sa ganitong paghihirap ay hindi pa din niya nakakalimutan isama sa kanyang munting pagkain ang isang maliit na daga. Madalas din niya itong kausapin kapag nadidepress siya. Hindi man siya nito naiintindihan, ang importante ay may nasasabihan siya ng kanyang mga hinanaing sa buhay. Hanggang sa dumating ang panahon na sa sobrang panghihina niya ay hindi na siya makatayo sa kanyang higaan. Wala na siyang makain, at ito marahil ang dahilan kung bakit umalis ang maliit na daga. Maghahanap ito marahil ng bagong tirahan dahil wala na siyang kakayahan pang pakainin pa ito. Sobrang lungkot ng kanyang naramdaman nang umalis ang maliit na daga. Ngunit laking pagkagulat niya dahil sa ikatlong araw buwat nang umalis ito ay nagbalik ito. Agad niyang napansin ang maliit na bagay na kagat-kagat nito. Makinang sa malayuan at nang lapitan niya at kuhanin ay isa itong sinaunang lumang barya. Nagtatakang napatingin siya sa maliit na daga. Nagsalubong ang kanilang mga mata na parang may gusto itong sabihin. Kaya naman kahit hirap na hirap ay pinilit niyang tumayo
at nagbihis upang dalin ang lumang barya sa isang lugar kung saan dinadala at binebenta ang mga lumang barya. At sa kanyang pagkagulat ay naipagpalit niya ang barya sa bigas. Bigas na aabuti ng ilang buwan din nilang pagkain bago pa ito maubos. Dahil dito ay nabuhayan siya muli ng pag-asa. Pagka-uwi ng bahay ay tuwang-tuwa siya sa maliit na daga. Ang akala niya kasi ay tuluyan na siyang iniwan ito. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat sa maliit na daga. Sobrang laking tulong ang binigay nito sa kanya. At hindi lamang ito isang beses nangyari, dahil kada aalis ang maliit na daga, pagbalik nito ay may daladala na itong lumang barya. Sobrang palaisipan sa kanya kung saan ito nakukuha ang mga lumang barya. At ngayon kampante na siya na sa mga susunod na araw ay hinding-hindi na sila magugutom ng maliit na daga. At dahil sa dami ng kanyang pagkain ay nagpasya siyang ishare din ito sa kanyang mga kapitbahay. Laking pasasalamat niya na sa buong panahon ng gera ay nagawa niyang makasurvive. Nakakalungkot lang isipin na nawasak ang kanyang tirahan sa nangyaring labanan at kasamang nawala dito ang maliit na daga. Nagkaroon kasi ng malaking pagsabog na naging daylan ng pagkawasak ng kanyang tirahan at simula nga noon ay hindi niya na ito nakita pa. Sobrang lungkot ang kanyang naramdaman nung mga panahon na nawala ito. Ito lang ang maituturing na naging kaibigan niya sa panahon ng hirap at saya. Hinding-hindi niya ito makakalimutan at sa lahat ng tulong na naibigay nito. So ikaw kaibigan, nagustuhan mo ba ang ating kwento? Share mo naman sa amin ang inyong opinion dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po notification bell para pum-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMX Official and I will see you on my next video. Goodbye!